ang kibr. At ito ang naging dahilan, naging sanhi na isinumpa si Iblis. Isinumpa si Iblis at nilabas siya ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa paraiso at siya isinumpa dahil sa kibur, pagmamayabang, pagmamataas at hindi niya pagsunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ni Allah? Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Huwag mong ibalin ang iyong mukha habang kinakausap ang ibang tao bilang pamamaliit, panlalait sa kanila. At huwag kang maglakad sa kalupaan ng may pagmamayabang. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tunay na si Allah hindi niya minamahal ang mayabang, ang mapagmataas. Ang kibr ay hindi makakapasok sa paraiso. Kahit katiting na kibr na papaloob sa ating puso, kapag may kibr ang ating mga puso, malayo tayo sa habag at paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Hindi makakapasok sa paraiso, ika ng mahal na propeta, ang taong kahit katiting lamang sa puso niya ay mayroong kibr, hindi makakapasok sa paraiso. May nagtanong na sahabi, "Ya Rasulullah, paano ang isang lalaki o isang tao, minamabuti niyang pinapaganda niya ang kanyang damit, ang kanyang mukha, ang kanyang tsinelas, mapapabilang ba ito sa kibr?" Sabi ng mahal na propeta, hindi. Hindi yan nasasaklaw ng kibr dahil si Allah ay minamahal niya ang kagandahan. Ang kagandahan ng ayos, kagandahan ng ang kaayusan, ang kagandahan ng mukha, ang kagandahan. Subalit ang kibr, ang tunay na kaudiwa, kulugan ng kibr, ay gamtun nas wa batarul haq. Ang hindi pagtanggap sa katotohanan at panlalait, minamaliit ang mga tao, yan ang tunay na kibr. Hindi pagtanggap sa katotohanan, hindi pagsunod sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagmamalaki, hindi mo tinutugunan ang mga kautusan ni Allah. Katulad halimbawa ng pagsasala, dahil nakakaramdam ka ng pride, kibr. Hindi mo tinatanggap ang mga payo ng mga scholar. Nagbibingi-bingihan ka. Hindi mo tinatanggap. Bagkus, nagkakaroon ka ng pride. Minamaliit mo ang mga tao, ang mga ulama. Yan ang kibr.